33 ang total po natin mga magsisipag tapos. Congratulations po sa inyo. Kami po ay proud na proud sa inyo. Ito po ay isa sa pinaka-espesyal po sa amin. Isa po sa pinaka-importante po ito. At ito po ang ceremony natin ngayon ng inyong pagsisipag tapos ay isa pong patunay o patotoo na anuman ang mangyari sa buhay natin, magkamali man tayo minsan, madapa man tayo minsan, ang importante, anong gagawin natin pagkatapos nun? Paano tayo babangon? Paano tayo patuloy na magsusumikap anuman ang mangyari sa buhay natin? At susubaybayan po namin ng inyong mga boy, kasama ni na Ma'am Tess ng CSWD natin, syempre, kasama ang inyong mga naging teachers po ninyo, mga nakasama po ninyo sa inyong paglalakbay. Saan man kayo mapunta, naman landas ang tatahakin ninyo, sigurado po ako na magiging very successful din po kayo. Ano man ang maging career ninyo sa hinaharap, basta patuloy tayong manampalataya sa Diyos. Patuloy tayong magsumikap, magpursige, kahit may mga pagsubok na dumating sa mga buhay natin. Natutuwa din po ako dahil hindi lang po yung mga CICL ang kasama natin ngayon, kundi pati yung ibang house parents natin, nagsipagtapos po yun. Ang edukasyon, ang learning, hindi po natatapos yan. Hindi naman talaga importante ano yung hawak nating diploma, ano yung hawak nating degree. Ang importante, hindi tayo tumitigil sa pag-aaral, hindi tayo tumitigil sa ating edukasyon, na lagi tayong natututo sa lahat ng lesson, formal na edukasyon man yan, no informal na edukasyon, yung desire natin na patuloy matuto. Ano man ang edad natin, 5 years old man o 105 years old, sana tayo pong lahat dito ay ano man ang pinagdaanan natin, huwag tayo magsawa. Patuloy tayong matuto, patuloy natin ang ating mga edukasyon. It's never too late. No one is ever too old to learn. We learn until the day we die. Hanggat may buhay po tayo, kailangan bukas ang ating isipan na dapat tayo matuto. Wala po akong kilalang tao na lahat alam ang sagot sa problema ng mundo. Pero dapat lahat bukas ang ating isipan na pagandahin at pataasin pa ang antas ng ating kaalaman. Kaya dito po sa atin sa lungsod ng Pasig, napakaswerte po tayo dahil mula po sa congressman natin, isipin ninyo, dahil sa batas ni Congressman Romulo, ang buong Pilipinas, libre na ang public education sa college. Yan ang batas ni Congressman Roman Romulo. Kaya nga ito, nagti-teamwork kami ni Congressman Romulo, ni Mayor Vico. Ito na ang panahon para mangarap kayo sa ating magsisipag tapos. It doesn't matter kung kayo ay 15, 17, 25, 35, 45, 65, 75 years old. Dito sa Pasig, pag meron kayong pangarap makapagtapos, sinabi ni Congressman Romulo, college ang nasa utak natin. College, dapat college, college. Dati, pangarap lang yan. Pero ngayon, meron po tayong programa. Ang Pasig City Pag-asa Scholarship Program. Ito po ay nagbibigay ng 100% scholarship. Babayaran ng inyong lungsod ang pag-aaral ninyo. Hindi na sa PLP lamang. Kasi PLP libre na dahil kay Congressman Roman eh. Ngayon, pati na sa Pasig Catholic College at sa Arellano University, pwede na kayong mag-aral. Pero ang qualification, dalawa lang po. Number one, dapat ikaw ay talagang nakatira at itimong residente ng ating lungsod ng Pasig. Unahin po natin yung Pasigeno. Number one. Number two, hindi po patalinuhan ito. Ang programang ito, nagbibigay ng pagkakataon sa pinakamahirap na Pasigeno. So yung mga hindi naman para sa kolehiyo, pwede naman kayong mag-techbook. Sa ating mga CICL, ako ay congratulations sa inyo. Talagang proud ako sa inyo na binibigyan yung kahalagaan ng inyong edukasyon. Na hindi porket minsan kayo ay nadapa, hindi na kayo pwede bumangon. Sa totoo po, itong ALS na ito, Ma'am Gayola, alam naman ni Ma'am Bibera yan, ni Dr. Manny, itong si Ma'am Dulce, kahit na nung wala pang batas noon, ito talaga si Ma'am Dulce ang lumalaban para sa ALS. Siya po talaga ang... Yun ang alam ko. Si Ma'am Dulce po, sa totoo lang, talagang siya yung nagsasabi na ito yung pathway na kailangan na masigurado natin mabuksan. Kaya Ma'am Dulce, sana dire-diretso yung pagbigay porsigido po ninyo sa bagay nito. Congratulations po kay Ma'am Dulce.
Miss Senior High na rin. Again po sa graduates, congratulations po. Mabuhay po tayong lahat. Ngayon po ay graduation po ng atin pong mga ALS learners na naka-enroll at nandito po ngayon sa bahay Kanlungan ng Pasig City. So meron po tayong 22 mga mag-aaral na nag-graduate ng junior high school at moving up mula po sa kanilang elementary grade. At kasama po rito ang 11 na mga parents dito po, house parents sa bahay Aruga. So ang atin pong graduates ngayong araw ay binubuo po ng 33 na mga mag-aaral. Ang atin pong mga mag-aaral na naglipat antas ng elementary ay pwede na po mag-enroll no, sa ating ALS Junior High School. At yun pong ating mga learners na nag-graduate o nagtapos ng ALS Junior High School ay pwede pong mag-enroll sa ALS Senior High School. Sa ngayon po ay meron na po tayong grade 11 na Senior High School ng ALS dito po at ito po ay masusundan ng grade 12. Ito po ay under ng Buting Senior High School para po maipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral hanggang sa Senior High School. Pagkatapos po ng Senior High School ALS, katulad po ng regular na mga mag-aaral ay pwede po silang makapasok ng kolehiyo kung ito po ay pipiliin nila na track ano at pwede rin po naman na sila po ay pumasok sa mga technical vocational schools kung ang kanila pong gustong i-hone or i-develop ay ang kanilang mga kakayahan or skills. Kapag sila po ay nag-aral sa pampublikong paaralan, naku, wala po silang gagastusin sa kanilang pag-aaral. Yan po ay ayon sa Unifast Law no, na inauthor ng ating Congressman Roman Romulo. At kanina po ay binanggit din po ng ating Vice Mayor Dodd Jaworski at ng ating pong Mayor Vico Soto yung kanila pong bagong scholarship ngayon na maari din pong mag-aral yung mga bata natin na less fortunate no sa ating pong 2 private schools sa lungsod ng Pasig. Mensahe ko po para sa ating mga nag-graduate ngayon, nakakatuwa na buhay ang pag-asa at sana po magpatuloy sila sa kanilang pagtatapos para baguhin po nila ang kanilang mga kinabukasan. Nasa likod ko nga po ang kasama po sa 11 graduates ng Alternative Learning System, sila po ay sa grupo ng mga house parents. Sila po yung mga tagapangalaga po ng mga bata na nasa Kanlungan. Kasama po sa 33 na kabuuan na graduates ay ang 22 children in conflict with the law na sabay din pong graduate kasabay po ng mga house parent na nasa likod. Makikita nyo po ang mga house parent na nasa likod ko, ang pinakamatanda ayan, ay ang ating pong tatay at nanay na 59 years old at ang ating pinakabunso sa kanila ay ating nanay na 38 years old. So, sabi nga po natin, mahirap po talaga mag-aral pero makikita nyo po sa kanilang mga ngiti na ang pag-aaral at makagraduate na nakatoga ay magbibigay talaga ng lubos na kasiyahan. So, sa lahat po, patuloy lang po tayo mag-aral dahil makakatulong po ito para sa ating development. Medyo hirap kami sa pag-answer sa mga binibigay ng module. Kaya pinagsikapan namin na matapos. Ito na po, nagtatagumpay na po kami. Salamat po. Marami kaming gagawin sa aming pagtatapos kasi mga pangarap na kailangan matagumpayan po. Pagsikapan namin ng mga iba pang hindi pa namin nalaman, magsasalamat ako sa sumusuporta sa aming pag-aral sa ALS, sa lahat ng mga admin, personnel, si Mamilit, yung mga kasama ko na nandito ngayon, masaya po kami lahat na nakatapos kami sa kahit papano sa aming kunting pagsisikap. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako at isa po ako sa nakasama sa ALS, sa pag-aaral ng ALS. Maraming pong salamat at nabigyan ako ng isa pang pagkakataon. Mahirap man po dahil kasi nagjo-duty po kami minsan. Tapos pag ano po, sinisingit po namin yung aming pag-aaral sa ALS. Yan po sir. At marami pong salamat sa mga bumubuo nito. Napakalaking oportunidad po ang naibigay po sa amin dahil nabigyan po kami ng pagkakataon na may pagpatuloy po namin ang aming pag-aaral sa tulong din po ng aming center head na si Ma'am Milet Ancheta po. At ang mga staff, admin staff po na walang sawang sumusuporta din po sa amin. Para sa mga katulad namin na may edad na or ano,
huwag tumigil mangarap dahil habang nabubuhay, may pag-asa po. Itoon po natin yung sarili natin sa goal natin na magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi lang po para sa atin, kundi para na rin po sa ating pamilya at mga anak. Maraming salamat po dahil isa po ako sa naging estudyante ng ALS po. Nagpapasalamat po ng malaki sa bumubuo po ng ALS at saka sa kanlungan sa Pasig na binigyan po kami ng pagkakataon bagamat mga huli na po, pero willing pa rin po kami na makatapos at madagdagan po yung aming talino at kakayanan para makapaglingkod po sa aming sa kanlungan at saka sa mga bata po sa mamayan. Sa lahat po ng bumubuo ng ALS, maraming salamat po. At ganun din po sa mga kasama ko na bagamat may trabaho, pero naisingit po namin at nagawa po namin na matapos ang ALS na napakahirap pong gawin kasi gaya nga po sa amin na hindi po sapat yung kakayanan. At ang oras po namin, lagi po kami naghahabol. Pero kinaya po, kahit puyat, kinaya po namin yung pagsubok. Maraming salamat po, lalong-lalong kay God, na binigyan mo kami ng sapat na lakas at talino po para matapos po namin. Una-una po, nagpapasalamat po kay Ma'am Tess Briones, kamamilit po na nag... ano po sa akin na para ituloy ko yung ALS po. Tapos po ano, maraming salamat din po sa lahat-lahat ng tumulong sa akin. Kahit po hindi na hectic po yung schedule namin dahil sa mga binabantayan po namin. Pero nakaraos po rin po kami ng maayos. Maraming salamat. Nagpapasalamat po ako sa kanlungan, lalong-lalo na kay Mamilit. Kung hindi po ako pinorsige na mag-aral, hindi po ako makapagtapos ng ganito. Tapos kay Ma'am Briones, lahat po na-stop po dito. Lahat sa mga kasamahan ko po nakatrabaho. Kahit hirap po, at least po natapos ko rin po yung binigyan po ako ng magandang ano pag-aaral po. At